Guys, nakapaglagay na tayo ng binhi, yung maalala nyo yung wild mushroom. Yun yung nilagay ko dito. Binasa ko muna yung substrate natin ng ng rice wash. Yung pinaghugasan ng bigas para medyo moisture yung ating substrate, ating dayami. At yun na rin yung isang pagkain ng ating mga mushroom. Anyway, after a few days ito, ang unang tutubo dito, hindi yung itinanim nating mushroom, kundi yung mushroom ng dayami. Yun yung unang tutubo sa ating substrate. Kaya dalawa yung aanihin natin dito na mushroom. Mushroom ng dayami, saka yung wild mushroom. Ito yung binhi natin. Nakalutang siya. So kailangan nating ipaloob at sit-sitin yung substrate natin. So, isasarado ko na to, guys. Lagyan ko sa ibabaw ng plastic para hindi madaling matuyuan yung ating dayami. Para makapag-concentrate yung mga mushroom na tutubo. Pero kailangan pa nating tanggalin yung ibang air sa substrate natin. Sarado ko na to. Sarado na natin. Sarado na siya. Guys, i-update. Sasamahan niyo ako pag after 3 days, i-check natin siya, bubuksan natin para makita natin yung development ng mga mushroom natin, no? Okay, guys, thank you for watching. See you sa susunod na journey ng ating mga mushroom. Ito ay yung wild mushroom pala. Yung maalala nyo yung isa kong video na wild picking mushroom. That's it, guys. Ito yung binhi natin. Okay. Thank you. God bless.